Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Pilipinas, Estados Unidos at Japan, mag-uusap-usap na para sa depensa, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nakatakdang magsagawa ng trilateral meetings ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan dito sa bansa at sa Amerika, kaugnay nito. Nakatakdang dumating sa bansa sina US Secretary of State Antony Blinken at Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa, para sa naturang pagpupulong na nakatuon sa pagpapalakas ng defense at economic ties ng tatlong bansa bago ang isasagawang summit naman sa US sa susunod na linggo. Si Blinken ang unang darating sa bansa sa araw ng Lunes, 18 ng Marso, para sa bilateral talks kasama si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at iba pang senior Philippines officials, bago ang nakatakdang trilateral ministerial meeting kasama si Kamikawa na gaganapin sa 20 ng Marso. Ang isa sa gawang top-level meeting ay kasunod ng ilang serye ng tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinagtatalunang karagatan na kinundena ng Pilipinas kasama na ng US at Japan. Samantala, nasa huling yugto na ng pagpaplano ang mga lider ng Japan, US at Pilipinas kaugnay sa summit meeting na gaganapin sa US sa Abril, kapwa pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang malapitang kooperasyon ng dalawang puwersa. Ito'y sa pagpupulong ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino sa Camp Aguinaldo kahapon, kabilang sa tinalakay ng dalawang opisyal ang nalalapit na Philippines and US Balikatan Exercise, mga susunod na Maritime Cooperative Activities, at mga proyekto sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites, na pag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga like-minded nations upang itaguyod ang rules-based international order at ligtas at bukas na Indo-Pacific region. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, ang pagpupulong ng dalawang opisyal ay patunay ng commitment ng dalawang puwersa na isulong ang mga programa na magpapalakas ng kanilang interoperability, iginiit ng China na mayroon itong indisputable sovereignty sa mga isla sa pinagtatalunang karagatan sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ng China, partikular na ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, bilang tugon sa desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ikonsidera ang concept paper na isinumite ng panig ng China kaugnay sa maritime dispute. Sinabi din ng Chinese official na handa ang China na ipagpatuloy ang maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Kasabay nito, gagawa din umano ang China ng mga determinadong hakbang upang mahigpit na pangalagaan ang soberanya ng kanilang teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. 中国对南海主导拥有无可争辩的主权。中非在南海不存在领土争议。中方从中非双边关系和维护南海和平稳定出发，向菲方提出管控海上局势和开展涉海合作的倡议。这充分体现了中方愿通过谈判协商管控分歧的诚意和善意。但令人遗憾的是，菲方迟迟不予回复，还在海上频繁采取侵权挑衅行径， 严重损害双方沟通合作的氛围。中方在南海问题上的立场是一贯的，愿继续同菲方通过对话协商妥处分歧，同时将采取坚决措施，坚定维护领土主权和海洋权益。 Una na ang sinabi ng Philippine Foreign Ministry nitong Martes na nakatanggap sila mula sa China ng ilang concept papers kaugnay sa iba't ibang panukalang may kinalaman sa maritime dispute sa West Philippine Sea, ngunit hindi ikinonsidera ang ilan sa mga ito dahil labag sa pambansang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng Foreign Ministry na isa sa mga panukala mula sa China ay ang pag-iit nito ng mga aksyon ng pagsang-ayon sa pagkontrol at pangangasiwa ng China sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, dahil ang teritoryo nito ay hindi maaring ikonsidera ng Pilipinas nang hindi nilalabag ang konstitusyon ng Pilipinas o international law. Una rito, sinabi ng DFA sa isang statement na nagulat ito sa pagsisiwalat ng China ng mga sensitibong detalye hinggil sa kanilang mga bilateral talks, at binigyang diin na kanilang tinutugunan ang naturang mga confidential negotiations ng may buong sinseridad. Matapos ngang ikagulat ng Department of Foreign Affairs ang balita na isinapubliko ng China ang mga napag-usapan nito at ng Pilipinas sa kanilang mga bilateral meeting, ay minabuti na ng DFA na linawin ang ilang issue hinggil dito. Ayon sa DFA,
Totoong may proposal papers silang natanggap mula sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea, subalit kailangan anila na naayon ito sa batas ng Pilipinas at international law, bagamat, ayon sa DFA, ay may ilang mga bahagi ang naturang proposal paper na pwedeng magawa ng paraan ay karamihan sa mga ito ay hindi naaayon sa interes ng Pilipinas at lumalabag sa international law. Bunsod nito ay nagsumite naman ng counter-proposal ang DFA subalit sa halip na sagutin ng mga INCIC ay nagsumite ang mga ito ng panibagong counter-proposal na labag mula sa batas ng Pilipinas at international law. Giit ng DFA, anumang kasunduan ang papasukin ng bansa sa kanino mang foreign government ay kinakailangang naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas, at international law, partikular na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Nagpahayag ng labis na pagkabahala ang Korean Embassy kaugnay sa panibagong insidente ng pagbangga at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng Republic of Korean Embassy na nakabase sa Pilipinas na pagbabanta sa kaligtasan ng crew members ng Pilipinas ang insidente at nagpapatindi ng tensyon sa concerned waters. Ipinunto din ng embahada na kailangang panatilihin ang kapayapaan, stability at rules-based order sa disputed waters, kabilang na ang kalayaan sa paglalayag at overflight salig sa mga prinsipyo ng international law gaya ng UN Convention on the Law of the Sea. Ngunit ang China ay walang sinusunod sa mga batas na ito kaya patuloy pa rin ang kanilang ilegal na pag-angkin sa buong West Philippine Sea. Naglabas naman ng pahayag ang China tungkol sa pagkundi na ng South Korea sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng China, dapat tumigil ang South Korea sa pakikialam nito. 我们注意到韩国外交部发言人的相关表态，对此表示严重关切。关于菲律宾船只3月5日非法侵闯人爱礁事件，中方已经介绍了事件的情况，并阐明了严正立场。我愿在此强调，事情的起因在于菲方违背承诺，侵犯中国领土主权和海洋权益。中方依法采取必要管制措施，操作专业、克制、合理、合法。事件的责任完全在菲方，韩方不是南海问题的当事方。 今年来却一改坚持多年的谨慎中立立场，在南海问题上多次影射或指责中方，中方均及时提出交涉，表明了反对立场。我再次敦促韩方好自为之，不要跟风炒作，避免给中韩关系增加不必要的负担。 Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.